Hi! Kamusta na po kayong lahat dyan? Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan habang nanonood po ng Usapang Tito Manny. Ngayon po, pag-usapan natin itong si Attorney Vic Rodriguez. Dahil nabasa ko dito sa Manila Times, former executive secretary expelled from party. So, ibig sabihin ni sinibak si Attorney Rodriguez sa kanyang party. Ito po yung party nilang Partido Federal ng Pilipinas. If I'm not mistaken, ito yung partido ng ating presidente. Sabi po dito, former Executive Secretary Victor Rodriguez has been expelled from the Partido Federal ng Pilipinas for party disloyalty and acts inimical to the party. Medyo mabigat itong party disloyalty na to. Natural, kung ikaw ay hindi na loyal sa iyong party, ay masisibak ka talaga. Sabi pa rito, acts inimical to the party. Ano po ba ibig sabihin ng inimical? Ito ay parang nakasisira or harmful to the party. Ibig sabihin, si Attorney Vic Rodriguez ay may mga nagagawang nakasisira sa kanilang partido. Uunahan to po kayo, wala po akong pinapanigan. Hindi po ako pro-Attorney Rodriguez or anti-Attorney Rodriguez. Ito po, binabasa ko lang. Ito ang dahilan kung bakit siya na-expel sa kanilang partido. Party disloyalty and acts inimical to the party. The party's decision stemmed from the complaint filed before the PFP leadership alleging that Rodriguez has violated the party's platform of government of fixing the government and making the country crime-free, drug-free, corruption-free, insurgency-free, and poverty-free. Aba, maganda pala ang plataforma nitong PFP na to, ha? Ang kanilang platform ay to fix the government and making the country crime-free, drug-free, corruption-free, insurgency-free, and poverty-free. Ito, nakikita na natin, ha? Yung krimen, bumaba na. Ang war on drugs natin, sunod-sunod na nahuhuli, bulto-bultong drugs. Corruption-free, iyan isa sa mahirap tanggalin. Pero alam ko, hindi pababayaan ni PBBM na mamayani ang korupsyon sa kanyang gobyerno. Insurgency-free, kahit na ang daming nagrireklamo dito kay Secretary Clarita Carlos. Pero para sa akin kasi, advisor lang naman tong si Clarita Carlos eh. Ang masusunod pa rin si PBBM. So ang dami kasing humihiling na magbitiw na itong si Secretary Clarita Carlos. Pero tulad niya ng sinabi ko sa inyo, ang gobyerno natin, makikita nyo, sunod-sunod din ang mga dating NPA na nagbabalik loob sa gobyerno. At may nabalitaan pa ako na meron yatang top official ng NPA ang napatay na ikinapilay ng grupo ng CPP NPA-NDF. Ito pong si Attorney Vic Rodriguez, doon sa mga hindi naakakilala sa kanya, ay dating Chief of Staff at spokesman ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. during his presidential campaign. So malapit po talaga siya kay President Bongbong Marcos. Although, ang dami po kasing nagsasabi at inaakusahan siya ng akala mo little president siya, or yung kanyang mga appointees ay highly questionable, lalo na po dun sa conflict of interest involving si Pastrana. So dati, hati ang isipan ng tao. Pero ngayon, dahil sa pagkaka-expelled ni Victor Rodriguez sa kanyang partido mismo, eh siguro may katotohanan itong party disloyalty sa kayong acts inimical to the party para siya ay i-expel. So dun sa mga nagsasabi na kaya si Vic Rodriguez ay tinanggal ay dahil sa away daw nila ni First Lady Lisa Marcos, na mismong si Attorney Rodriguez naman ang nagsabi na hindi sila kailanman nag-away ng First Lady. At ito pong desisyon ng PFP na to ay wala pong kinalaman ang ating Presidenteng Bongbong. Pero I'm sure hindi po dyan matatapos yan. Marami pa pong mga dilang magwawagwagan dyan.
at kung ano-anong mga spekulasyon na naman at kung ano-anong mga fake news na naman ang lalabas. Although sinasabi naman ni Attorney Rodriguez na matagal na rin naman niyang balak umalis sa partidong yan, sinasabi din naman ng partido na matagal na rin nilang binalak na tanggalin si Attorney Vic Rodriguez. Parang ganun, ano? Kapag mayroong isang natanggal, uunahan nyo na agad. Nasasabihin nung natanggal na, eh, matagal ko naman ang balak umalis yan, bali wala sa akin yan. Tapos yung grupo din naman na nagtanggal, sasabihin, ay, matagal na rin namin na binalak tanggalin yan. Ganun po yata kasi talaga, eh, no? So siguro po, mahihinto na yung spekulasyon tungkol sa may kinalaman daw yung ating First Lady sa pagkakatsugi diyan kay Attorney Vic Rodriguez. Ano po kaya ang masasabi nyo? Susunod po nating ibabalita itong tungkol po kay Secretary ng DSWD na si Erwin Tulfo. Dahil yung pong confirmation ni Erwin Tulfo sa Commission on Appointments ay na-defer. Hindi po natuloy dahil daw po sa citizenship issue at saka sa mga kaso niyang libel. Ito po, nabasa ko sa Manila Bulletin. The Social Welfare Committee of the powerful bicameral Commission on Appointments deferred on Tuesday, November 22, the public hearings on the fitness of Erwin Tashiba Tulfo to become the Department of Social Welfare and Development Secretary because of citizenship issues and his libel suit conviction appealed before the Supreme Court. Representative Rodante D. Marcoleta said, "Only those who are citizens by birth, citizens by naturalization, or by permanent residency can one join the U.S. Defense Department." So, ibig sabihin, kung ito pong si Secretary Erwin Tulfo ay nagsilbi sa U.S. Army, siya po ay isang U.S. citizen. Yung isa pang issue kay Erwin Tulfo ay yung kanyang conviction on 4 counts of libel by the Pasay City Regional Trial Court filed by one person. The conviction was affirmed by the Court of Appeals. It is now on appeal with the Supreme Court. Ang sabi po kasi ni Marcoleta, said conviction for libel involves moral turpitude. Kasi ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, kapag ikaw ay nakasuhan na nag-i-involve ng moral turpitude, ikaw ay hindi pwedeng humawak ng posisyon sa gobyerno. Tama po ba ako? Although, hindi pa rin nila siguro mapagdesisyonan dahil yung pong mga kaso ay on appeal sa Supreme Court. Ano kaya yung hihintayin muna ang desisyon ng Supreme Court? Aba, iaabutin po tayo ng siyam-siyam yan. Para sa akin, itong si Secretary Erwin Tulfo ay okay naman sa kanyang trabaho. Marami na po siyang nagagawa dyan sa kanyang pwesto bilang Secretary of DSWD. Tulad po ngayon, alam nyo po ba na tuwing magpapasko, alam mo na malapit na ang Kapaskuhan kapag marami ka nang nakitang mga taga-probinsya o taga-bundok o taga-Baguio ba yun o Sambales na bumababa dito sa Metro Manila at namamalimos. Ang balita ko, sila ay kinupkup ng DSWD at bibigyan ng 10,000 para umuwi na lang sa kanila at makatulong sa kanilang livelihood. Hindi po ba magaganda ang plano ni Secretary Erwin Tulfo diyan sa DSWD? Kaya lang po, kung ganito naman may mga issue at medyo parehong mabigat pa yung issue, yung isa ay tungkol sa citizenship, siguro dapat yan eh, i-renounce niya yung kanyang U.S. citizenship at dapat ibalik niya ang kanyang pagiging Pilipino. Dahil kapag nagkaganyan po, posible po talagang ma-disqualify si Secretary Erwin Tulfo from appointive public office. So sabi nga nung iba eh, kahit na ba sabihin mong maganda naman ang ginagawa at trabaho ni Secretary Tulfo, marami naman pwedeng pumalit sa kanya. Kung talagang mapatunayan na itong mga issue sa kanya ay totoo, malamang sa malamang siya po ay ma-disqualify sa kanyang pwesto. Sa tingin nyo, ano ang dapat gawin ni Secretary Erwin Tulfo para makuha niya yung appointment diyan sa DSWD? Ang huli po nating pag-usapan ay tungkol dito sa sagutan nila Marcoleta at ni Risa Hontiveros.
Ito po yata ay tungkol naman sa franchise ng ABS-CBN. Sabi kasi ni Sagip Representative Rodante Marcoleta, it is not about press freedom, it is about franchise. Ginigiit kasi ni Senator Risa Hontiveros, how can we say it's not about press freedom? It is about franchise? Sa issue pong ito, nagbuhol-buhol ang mga yun. Of course, it's about press freedom. Dahil broadcasting company ang humihingi ng renewal of franchise, ay huwag naman kaming utuin. Alam na alam po ng mas nakararaming Pilipino kung bakit hindi na-renew ang prangkisa ng ABS-CBN. Senator Risa Hontiveros, huwag mo nang ipilit. Hindi po tungkol sa press freedom yan. Hindi po yan curtailment ng press freedom ng ABS-CBN. Eh bakit ang ABC-5? Bakit ang GMA-7? Oh, nakakapagbalita naman sila. Nakakapambatikos sila ng gobyerno. Nasa kanila kung ibabalita nila ang magagandang ginagawa ng ating gobyerno o mas pipiliin nilang i-broadcast yung mga fake news. O eh bakit hindi sila maipasara? Dahil sila ay may prangkisa. That has nothing to do with press freedom. Ewan ko na lang dito kay Senator Risa Hontiveros. Hanggang ngayon, press freedom ang iginigiit nyo. Eh alam ng tao kung bakit naipasara ang ABS-CBN. Kung yan bang mga boss ng ABS-CBN ay ayusin ang mga problema nila o ang mga violation nila, sinabi naman ng ating Pangulo na mabibigyan sila ng bagong prangkisa once natuparin nila o ayusin yung kanilang mga violation. Napakadali lang naman eh. Bakit ayaw nilang gawin? So kahit na ipagpilitam yung press freedom mo, Hontiveros, hindi po kakagat sa tao yan dahil alam na alam namin kung bakit ipinasara ang ABS-CBN. Ay, talaga itong mga taong ito. Makakontra lang talaga. Wala talagang aayunan sa panig ng gobyerno. Kahit na para maging eng-eng na sa pandinig natin yung mga dahilan nila, ipagpipilitan pa rin nila. Maka-oppose lang sila. Sa bagay, kaya nga sila tinawag na opposition. Kayo po, ano naman masasabi nyo rito sa pagpupumilit ni Senator Risa Hontiveros tungkol dyan sa ABS-CBN? Para bang nung nawala ang ABS-CBN, eh, wala nang pwedeng magbalita. Parang minamaliit nyo ibang mga istasyon dyan, ha? So bago po ako magpaalam, nagkakaroon po kasi ng debate whether okay bang punahin ang gobyerno or kailangan nilang umayon basta-basta kung ano na lang ang sabihin ng ating gobyerno. Mahirap kasing lumagay kasi ngayon eh. Hindi mo na alam kung sino ang nagsasabi ng totoo, kung sino ang talagang pumupuna dahil mahal nila ang Pilipinas at gusto nilang may mabago or doon sa gusto lang talagang makapanira. Sabi po ng isang netizen, kung may sublime na policy ang PBBM admin, punahin. Kung may ginawang sublime ang isang appointee, punahin yung ginawang sublime. Pero, huwag agad sabihin na palpak yung inappoint kasi weak leader ang Pangulo gaya ng ginagawa ng mga merong separation anxiety. Pero pag may ginawang mabuti ang PBBM admin na marami yun, purihin at ipamalita. Ganito ang tamang mindset ng isang responsabling mamamayan. We all have to be responsible. Huwag yung basta makapuna at makabatikos lang. Karapatan po natin ang pumuna at bumatikos. Pero yung ating pagpuna at pagbatikos, ilagay po natin sa lugar. Huwag na po nating haluan ng mga masasakit na salita o yung ba mga pronouncements na akala mo ay mas magaling pa tayo doon sa namumuno sa atin. Doon sa mga talagang nagmamahal sa ating bansa at pumupuna and they criticize kung anong nakikita nilang mali, nami-misconstrue ng iba. At yung iba naman, ginagawang pagkakataon para i-blow up kung ano man yung mga dahilan na yun para makapamalita ng fake news. Hindi po masamang pumuna at mag-criticize. But we have to be responsible. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.